gumagaan talaga yung loob ko pag nandito ako. Lalo na po kapag nakakausap ko kayo. Nandito ako lagi para mapagaan ang loob mo. Salamat, Father. Hinahanap mong Ramon, ang alam ko, pumunta na sila ng Amerika. Di malang sila magkakapatid na lalaki. Ang bunso nga ay pumasa sa seminaryo, San Mateo Seminary. Sige, salamat. Gagawin natin ang magpakatotoo challenge. First question, bakit ka nag-resign? Hindi na ako masaya. Sobrang nagalit si Sir Andy. Karapatan niya yun. Special mention pa talaga ako sa challenge mo, Jenna. Pero karapatan ko din naman na maging masaya at gawin yung mga bagay na pinapaniwalaan. Wish namin mahanap muna ang father mo. Baka totoo ka na rin, Sir Ellie. May positive comments. I need it every day. There's no replacing you. I want it all. I need so amazing. You make me go around the place. Go around the place. Mag-ready ka na, Anastasia. Paano po yan? Wala si Jake. Bukasan pa yung Jake na yan. Basta, tumika ka lang. Bahala ka na na. Basta mag-smile ka para hindi masyado ka-frap pang mag-start yung live mo. O yan, Chang, presto. Ready, ready? And 3, 2, 1. Hello there, mga kabuhat ni Jake. Ang dami naming pinagdaanan ni Jake. It's like a roller coaster. Sobrang dami ups and downs because we're not perfect couples and we don't need to be. What's important is our feelings. What's more important is now. Mga kabuhat, kami na ulit ni Jake. Tsaka ang dami rin nag-i-inquire for sponsorship ng emoticon. Panalo! Yan talaga yung mga gusto ng mga sponsors. Yung mga nagpapakatotoo. Yung genuine, yung sincere, ganyan. Pero, tingnan mo. Pati mga viewers, so na happy. Pati subscribers, girl, dumadami na din. Parang wala rin hate comments at bashers, no? Oh my gosh, salamat naman. Congrats, guys! Jen, McKenimeth, may bago tong pizza place sa kanto. Oy, teka lang, buy one, take one muna tayo, ter, ha? Basta pag na-monetize na yung page at yung channel, dapat pinilti na yan, ha? True! Pero girls, kawawa din naman si Anastasia kanina sa announcement. Fake announcement ka mo? Ginagawa mo din Anastasia? Tapos si Jake gumagawa nun eh. Sinadya kayo ni Jake na Angelin yun sa event? Mukha tuloy silang engot. Ay, naku, diba sabi ko? Huwag na tayo mag-dwell sa nega, okay? Isipin natin ngayon yung next content ni Anton. And for you, Sara. Ha, pati ako? Ayaw ko ba? Gusto! Ikaw na ang talent number 2 ng The Emoticon Hunt! I'm so honored! Charatera pa, congrats! Diba? Para aside from shooting sa teleserye, gagamitin mo yung free time mo sa pag-iisip ng content, pag-i-edit, diba? Ano ba kayo? Bro, masaya sa dal-dal mo yan. Di ka kaya magtayo ng talk show? Please mag-invite ko ng mga pwede mong interview. Ay, ganaan! Ay, pwede! May naisip na ako! Ay, baka ang bilis, wala pang 5 seconds. Oo naman! Ay, ba? Ay, pretty! Do this. Alam mo ba ang epekto ng hindi mo pagsipot sa announcement? Kaya, basahin mo. Wow, gimmick lang pala. Kabali ka, no? Nagkalimutan. Magpapakatotoo na rin ako! Ano ngayon ang sasabihin natin sa kanila? Hmm? Anong mukha ang iaharap natin sa mga yan? Nagmukha tayong sinungaling, Jake.
Paano na ang credibility ng kumpanya? Anong gagawin natin? Nakakahiya tayo. Kasalanan mo lahat yan. Sir naman kasi, ba't yun yung naisip mong gimmick? Kaya tayo hindi pinag-isipan. No! Kunyari, balikan na amin ni Anastasia kahit hindi naman totoo. Oh. Ay. Ngayon, kailangan na mo magsama lagi kahit ayaw naman namin. Oh, sige. Yaman din lamang matalino ka. Ikaw ang mag-isip ng damage control kung paano natin maisasalba ang pagmumukha natin sa kahihiyan. At ito, Jake, kina-warning ang kita. Isa pang pananabutahe mo. Lumipat ka na doon sa kumpanya na ng ex mo, total, nasa kanya naman ang loyal, di ba? Ha? Lamba, boy. Ubusin mo muna yan. Ito na nga. Ha? Nakilala akong talent sa shooting. Mm. Anong role? Oo. Gasol, boy. Tapos pinagpawisan. Nagubad. Tapos, nagandaan sa'yo. Tapos binigyan ka ng discount. Tapos, nagal sa iyo yung amo niyo kasi huli kami naglalagpungan sa kusina. Ganon? Tsaka, hindi siya gasol, boy. Hard is there, wrong role niya. Fuck, wholesome. Tapos magbabasa siya, tapos makikita yung tako. Tumigil ka nga. Hininga. Tapos, nung shooting break, may lipit siyang camera kasi nagpipicture-picture siya ng iba't ibang subject para sa kanyang exhibit. Tarot, diba? Tapos sa iyo, nagandahan sa akin. At gusto niya daw akong gawing subject. Wow, kumarayan ka. Oo naman, hindi lang kaya yun. Oo naman, girl. I'm so happy for you. Ibig sabihin lang, nakakamove on ka na talaga sa ex mo. Speaking of ex, ikaw, kamusta ka na kay Ramil? Nakamubuad ka na ba? So, slowly but surely, I choose happiness na lang talaga. Alam ko namang happy siya sa family niya. E di, go! Go na! Laban lang! Eh, ikaw, Jen, kamusta yung sa tatay mo? Alam niya, hindi ko na iniisip yun. I'm sure dadating yung time na mangyayari. Sana mangyari na yun soon para makapag-usap na talaga kayo kung ano talagang nangyari. We're here for you, Sizi. Oh, love, kain na! Kain na! Let's go, let's go, let's go, let's go! Nay, nung huli tayo nag-usap, naisip ko na handa na akong sabihin kay Jen. Pero naduduwag na naman ako eh. Tapatin mo nga ako. Saan ka ba takot? Takot ako na inabalikan yung nakaraan. Sobrang nasaktan ako na kailangan ko siyang i-let go para sa mas mahal niya. Anak, kailangan kang magsakripisyo. Isang tabi mo muna ang takot mo. Meron kang anak na naghihintay ng sagot mula sa'yo. Matitiis mo ba nakaka-uwi mo lang galing sa barko? Nasa Maynila naman ang anak mo. Eh, walang pagkakaiba nung OFW ka. Malayong-malayo pa rin kayo sa isa't isa. Teko. Takot eh. Who's your first kiss? Tatay ng anak ko. Kilala ko si Ramon nung college ako sa Maynila. Minsan, dumaan siya sa harap ng boarding house ko sa Retiro. Wala ko ba silang ibang kamag-anak dito?
Lima lang sila magkakapatid na lalaki. Ang bunso nga ay pumasa sa seminaryo. Pero hindi ko alam kung natuloy sa pagpapari. Alam niyo ba kung saan seminaryo yun, sir? San Mateo Seminaryo. Malapit lang yun dito, sa kabilang barangay lang. Sarado na yun eh, pero hindi ko alam kung saan sila lumipat. Anak, kailangan kang magsakripisyo. Isang tabi mo muna ang takot mo. Meron kang anak na naghihintay ng sagot mula sa'yo. Ang tagal ng panahon ng Jen. Lumaki ka naman ng maayos nang wala siya. Hindi na mahalaga kung sino siya. Mahalaga sa akin, ma. Mahalaga sa akin. Tingnan mo ako kung nasan ako sa buhay ngayon. Tingnan mo ako. Mahalaga sa akin yun, ma. Matitiis mo ba nakaka-uwi mo lang galing sa barko? Nasa Maynila naman ang anak mo. Eh, walang pagkakaiba ng OFW ka. Malayong malayo pa rin kayo sa isa't isa. Hirap pala kapag may hinahanap ka pero hindi mo siya makita. Alam ko na kung saan pwede mahanap ang tatay mo. Inalala ko lang kasi lahat ng sinabi sa akin ng mami mo nung hinire niya ako. Sa bahut dahil na-upgrade ang pros and talents ng sa digital stars. Paparitan mo na ba kami, madam? Si mama ba niya sa loob? Nabanggit niya sa akin mo na nakilala niya yung tatay mo sa loob. Kaya pinuntahan ko yung seminaryo pero wala na yung pinunipan niya. Si Malerista siya. Si Manerista ba yung tatay mo? Bigyan mo naman ako ng honest answer. Be honest ka sa akin for once. Desisyon akong lumayo sa kanya at alam ko hanggang ngayon na tama yung desisyon ko na yun. Kaya ba ayaw mo sabihin sa akin dati kasi nahihiya kang malaman ko na pati si Manerista pinatulan mo? Sa ngiti sa iyo, pero heto na, heto na. Kapag takot siyang mawala ka, of course, makikita mo na nagsiselo siya dun sa mga taong malapit sa'yo, especially kung ito ay opposite sex mo. Dahil minsan, ito yung basihan natin na talagang mahal tayo ng taong ito. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makingi ng isang favor? To please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may bago po tayong video, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification galing kay YouTube. And for today's video is kung nakagawa ako nung nakaraan ng mga senyales
na ang taong ito ay hindi natatakot na mawala ka. Of course, kailangan din natin gumawa ng video. Ano ba yung mga senyales na makikita mo sa partner mo na talagang mahal ka niya at natatakot siya na mawala ka sa buhay niya? Kasi pag tumatagal na yung relasyon, pumapasok yung mga insecurities at yan yung dahilan kung bakit dumarating yung punto minsan sa relasyon natin na natatakot tayo na mawala yung taong ito sa buhay natin. Lalo na kung seryoso ka talaga sa taong ito. Kapag ang partner mo ay mahal ka at natatakot siyang mawala ka sa buhay niya, pinapakita niya sa'yo ang number one, eager siya na mag-spend ng oras niya palagi sa'yo. Obviously, gusto niya palagi kanyang nakikita at nakakausap. May mga tao talaga na mas pinipili na huwag ipakita yung totoong nararamdaman nila sa inyo dahil iniisip nila na baka pag ipinakita nila iyon ay mapush kayo papalayo sa kanila. Pero kahit na